Ako na naman to, si Maya. Ayan po. Dahil tulog na po ang mga alaga ko, magpaganda muna tayo. Ayan. Magbi-video tutorial po tayo ngayon on, charan! How to iron your hair. Ayan. Ayan po ang iron ko. Yes. Luma po. Wala na pong pambili. Ayan. Painitin na po natin. Ayan. Ang settings po ay nasa number 4. Make it sure na huwag pong mainit na mainit kasi masusunog po ang ating mga buhok. Ayan. Yung mga wala pong pang-rebound na kagaya ko at umaasa lang kay plancha, yan. Kung gusto nyong matuto kung paano planchahin ang inyong mga buhok, yan. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ko planchahin ang aking mahabang, ayan, buhok. Ayan po siya, mahaba po siya. Ayan. Mag-umpisa na po tayo. Ang kakailanganin po natin ay ang, syempre, ang straightener. Straightener. Kahit ano, plancha. Ayan. Siyempre, ang suklay at isa pang suklay, ang aking clip, panghuli, ayan, pang finishing po yan, ayan. Lalagay po natin sa huli. At siyempre, ang ating, oopsie, salamin. Mag-umpisa na po tayo. Ayan. First I'm gonna do ay, ayan po, itatali ko po ang buhok ko. Pero, mag-iiwan po ako ng portion, ng konti, ng konting buhok. Yan, first layer po yan. Napla-planchahin natin. Ayan, tapos, yan lang po siya. Tapos, i-click po natin siya. Yan po. Yan. Yan. Yan po. Konti lang po ang natira. Ayan. Pero suggest ko po sa inyo, bago po kayo magplancha ng buhok, maligo po muna tayo. Opo, dapat po bagong ligo, o kaya naligo tayo kanina, tas tuyo na, tsaka natin planchahin. Kasi po, para, kasi naglalast ito, pag plinansya natin, naglalast siya for a few days. So, ibig sabihin, kahit hindi na natin basahin yung ating buhok sa susunod na mga araw, yan, pwede pa rin siya, kasi unat, ayan. Ayan po, mag-umpisa na tayo. Mainit na ang aking plancha. Ay. Yan. Yan po. Planchahin ko lang siya ng ganyan. I-press kong maigi. Tapos, slowly-slowly po siya. Yan. Make sure po na ma-plancha nyo ang dulo. Yan. Yan po. Yan po siya. Ganyan po. Ako magplancha ng buhok ko. Yan sa pa. Yan po. Sa pa sa kabila. Yan. Yan. Tapos na po tayo sa first layer. Yan. Ngayon, sa second layer naman tayo. Basta layer by layer lang po siya. Make it sure na magtira ng manipis na buhok. Every layer para planchahin. Huwag naman po masyadong makapal. Para maganda po ang pagkaunat ng buhok natin pag plinansya. Ayan po. Ayan. Tatayo na lang ako para makita niyo maigi. Po. Tapos, suklayin natin. Ayan. Ayan po, planchahin na po natin. Ayan, dahan-dahan. Hanggang sa dulo po. Ayan. Tatandaan po natin na ang pagplantsa ng buhok lagi ay nakakasira. Yan. Kaya kung ako sa inyo,
huwag tayong masyadong magplansya ng ating mga buhok. Siguro, paminsan-minsan. Yan, occasionally, kung kailangan. Pero kung hindi naman po kinakailangan, huwag na lang po nating plansyahin kasi nakakadry po ng buhok. Ayan po. Yan. Make sure naplansyahin ang dulo. Ayan po. Po siya. Isa pa sa likod. At make sure na abutin ang likod. Alam ko pong mahirap abutin, pero kailangan po para sa magandang resulta. Ayan. Ayan. Okay na po. Next layer na po tayo. Ayan. Kaya ako po pinapakita sa inyo na layer by layer kasi di ba kung minsan nagplaplansya tayo sa ibabaw lang tapos sa ilalim e kulot-kulot. Parang useless lang din po yung pagplansya natin kasi hindi naman siya gaanong unat kasi sa ilalim nga kulot-kulot. Ayan. Ayan po siya. Nasa third layer na po tayo ng buhok. Ayan. Ayan po. Yan, basta layer by layer lang po siya ang gagawin natin. Isa pa. Yan, ang haba. Sa kabila naman po. Po. Ayan. Basta make it sure na maabot ang likod. Ayan. Tingin po tapos na. Yan, pang-apat na pong layer. Aray. Ayan, best Joanne Cabanilla, kung nakikinig ka. Ayan. Pinapakinggan ko na ang kantang request mo. At kakantahin ko na pag kabisado ko na siya. Yan. Yan ang request mong kanta. Naalala ko, unang kinanta ko yan nung high school tayo. Kaya ako na-discover. Yan. Ang tagal na ng kanta na yan, best, pero hindi mo pa rin nakakalimutan. Siyempre, maganda naman kasi. Ayan. Hindi naluluma. Isa pa sa kabila. Yan. Yan. Tapos na. Yan po siya. Yan.
Malapit na po tayong matapos. Mabilis lang po magplantsa ng buhok. Hindi na po natin kailangan magpunta sa salon, gumastos, para lang magpaplantsa. Pwede naman natin gawin sa bahay. Lalo pa ngayon, at home quarantine tayo. Hindi pwedeng lumabas kung wala namang kailangan gawin sa labas. Kaya, dito na lang po tayo sa bahay. Yan. May mga solusyon naman po sa mga bagay-bagay na gusto nating gawin. Kaya, bahay na lang po tayo. Yan. Sa likod. Kailangan abutin. Yan. Sa kabila na po tayo. Yan po. Yan, tingin ko po tapos na po tayo dito sa layer na to. Yan, sa pa. Yan. Yan na po siya. Last layer na po tayo. Yan, panghuli. Now, ang gagawin ko sa panghuli ay ganito. Plantsahin ko lang siya ng paharap, lahat. Yan. Po, mabilis lang. Yan, tapos suklayin natin ng palikod. Yan. Aray. Tapos plantsahin pa natin ng isa pang beses palikod. Yan. Yan, isa pang pasada. Ay, ba yun nasabit na. Yan. Yan. Tapos sa kabila naman, isa pang pasada lahat. Yan. Yan po siya. Sa likod. Yan. Yung sa kabila naman tayo. Yan. Yan po.
Yan. Tapos na po tayo. Yan. Ayan po, instant plancha. Yan, sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Paano ako magplancha ng aking buhok. Ayan. Siyempre po, huwag natin kakalimutan ang panghuli. Ay, ito po. Yan. Maglalagay tayo ng isa, dalawa, tatlo. Tatlo sa akin kasi mahaba yung buhok ko. Ganyan lang po siya. Yan, sa una, sa loob. Sa loob po tayo maglalagay muna. Yan. For someone to lean on, for a heart I can rely on. I can breathe through. Tapos na po ang aking plancha. Siyempre, huwag po natin kakalimutang patayin ang ating mga plancha, iwas sunog. Patay na siya. Ayan po, ang aking plancha. Ayan. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking plancha sa aking mahabang buhok. Ayan po. Hindi po kasi makita. Kaya... Okay. Hanggang sa susunod na kabanata. Thank you po sa panood, sa pagnood nyo sa inyong mga oras. Ayan. Bye!